Buksan na po sa susunod na buwan ang pinakaunang ospital para sa mga OFW at kanilang pamilya na nasa Pampanga. Kasabay niyan, inamin ni Pangulong Duterte na nababahala rin siya sa pagiging isang social problem umano ng isabong sa bansa. Magbabalita si Camille Samonte. Kauna-unang ospital sa bansa para sa mga OFW at kanilang mga dependents o kaanak. Ito ang bagong ospital na ininspeksyon ni Pangulong Duterte sa San Fernando, Pampanga. This governance way of thanking our OFWs for their valuable contributions to our country's socio-economic progress and for their critical role in upholding the Filipino identity in the global community. Target itong maging fully operational sa Hunyo. Kasabay niya, sinabi na rin ng Pangulo na dedesisyonan na niya ang kapalaran ng operasyon ng isabong ngayong araw. Ibabase raw niya ito sa ginawang imbestigasyon ng DILG. Aminado ang Pangulo na marami na talagang naaadik sa sabong. Kaya tingin niya, may kinalaman ng ilang tiwaling pulis sa pagkawala ng mga sabongero at ahente. Pero agad din niyang dinipensahan kung bakit pinayagan niyang mag-operate ang isabong. The only reason, the sole and only reason why we in the executive department allowed it, kasi ang estimate ni Ms. Domingo is that it would help us something like 640 million a month. That would give us at the end of the year billions. Tinapos na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang imbestigasyon nito sa isabong noong Biyernes. Pero wala pa rin nahahanap sa 34 na nawawalang sabongero at ahente. Inirekomenda na lang ng Senado na bumuo ng batas na magre-regulate sa isabong. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.